Kamusta mga bro? Pag-aralan naman po natin kung paano mag-layout ng tiles sa flooring ng ating mga CR. Siguraduhin natin walang magiging problema sa ating floor drain. Ito po ang pinakamahalaga sa ating flooring sa pagtatiles ng CR. Mas makasusunod po kayong mabuti kung napanood po ninyo yung aking unang video tungkol sa pag-layout ng tiles sa CR. Ayan, manood po kayo at sana may matutunan po tayo sa ating pagtatiles. Salamat! Ang ginawa bro, ang isasaalang-alang natin ay yung ating floor drain. Kung saan ito tatakbo yung ating tubig. Dahil dapat itong, nakikita nyo itong pinaka-edge ng ating tile sa pader. Kasi nga, na-level na natin yan dati. Dapat yan lahat yan pantay-pantay paikot. Yan. Yan ako bumatay. Ito, dapat ko dyan, krebe. Dito yan. Yan. Ito, dapat dyan. Ito. Ngayon, pagdating sa kabila, nagbaba ako ng 1 cm. Yan. Tapos, ginawa ko sa kabila, ito, unang ginawa ko, ah. Yan yung unang ginawa ko, ah. Pangalawa kong ginsinunod, yung kapares niyan dito. Ito. Ito yan. O, kung paano ko ito ginawa, ay ganun din. Parehas sa kabila kanina. Ito, ginanyan ko rin. Parehas lang yan. Nagbaba ako dito ng uno sa kabilang dulo. Dito sa kabilang dulo, nagbaba ako ng 1 cm. Yan. Pagkatapos kong ginawa nun, ito naman. Ang gagawin nyo dito, itapat nyo dito sa may pinaka-grout ng inyong tiles. Oh, yung sa kabila, huwag nyo munang ipapako yung ganito. Ang gagawin nyo kasunod ay ito. Ito. Kung naalala nyo yung layout natin ng una, itapat nyo yung pinaka-grout sa may pinaka-grout space. Grout space para hindi ka magkamali. Yan. Para magkatapat yung iyong mga tiles. Ngayon, pagkakuha nyo yun, diretso na yan. Ito kasi sa akin, sakto-sakto to eh. Ito. Yan o. Lahat to, isang buo. Ngayon, pag hindi nyo na-iskwala, mabuti sa inyo, sa gitna kayo kumuha ng una. Para lahat ng gilid nyo sa roho. Yan, ganyan o. Pag naitapat nyo na ganyan, na-iskwala nyo na, yung doon sa kabilang dulo, tsaka nyo ngayon ipako doon. Doon. Ayan. Ayan. Tandaan nyo lang mga bro, yung mga gilid, laging nakaangat para yung tubig. Lahat ng space ninyo, lahat ng soroko ninyo, nakaangat yan. Para yung tubig hindi pupunta sa pader. Nakapagit na agad papunta sa inyong mga drain, floor drain. Yan. Importante dito mga bro, malinis yung ating pagkakabitan ng tiles. Yan. At saka paalala pala, pag may nagpapagawa, dapat siguraduhin nyo kung hindi kaya nito, doble trabaho. Agabang paulit ako ng tubo. Papunta sa ating bowl. Dahil nung una, ang gusto, hindi de-flush. Ngayon, nagbago ng isip, de-flush na. Siyempre, kailangan ng ano rin eh, tubig. Pero, dapat pa, kahit hindi de-flush, abangan nyo na rin dito. Kung kailan kasi nalagyan na ng tiles, magbabago ng isip. Kaya, number one lesson, pag sinabing de-flush o hindi de-flush, abangan nyo na agad, nasa likod naman ng ano eh. Nasa likod naman ng bowl yung magiging abang na tubo nun eh. Yan, para hindi doble-doble trabaho. Pabago-bago ng isip yung pagawa. Yan.
Tingnan, abangan nyo na lang yung kayaraan nito mamaya. Thank you.
mga bro, kung naalala ninyo, yung una nating guide or layout is ito, mula dito pababa, pagpunta rito, pababa na siya. Ngayon, pagdating naman dito, etong tansi natin, kinakailangan palayo ko ng palayo papunta sa drain. Ayan yung drain. Tansin ninyo, mula dito, nakadikit siya. Dito. Ayan. Pagpapunta ko na sa drain, lalayo ko na sa tansi. Ayan o. Lalayo ko na doon sa tansi. Para yung tubig, doon sa drain, pumunta. Ayan, parang embudo yung ating layout. Okay. Ayan na yung ating flooring. At susunod na ituturo ko ay kung paano magtabas. Ayan. Ayan yung mga kanto na yan. Kanto na yan. Tatabasin natin yan. Tawag yan ay soroho. Ayan yung magiging next video natin, mga bro. Maraming salamat sa inyo. Shoutout nga pala kay Mark Armand de Guzman. Okay. Okay.